Overthinking. Berarti mau tanya estudiante blues. Nah, nagluluto ng almusal. Ano gayan? Hotdog. Saka chorizo. Saka sinanglay. Ba, saan galing to? Ay, kala ko naman eh. Bagoong pala. Kala ko yung peanut butter. Kaya doon lang sasakyan namin. Taka mabilis. Ito na. Ha? Uy, sarap ng kape natin. Shoutout nga pala kay Jepoy. Salamat sa kape. Special oh. Cafe special. Dude. Umusta muna tayo. Bago tayo sumabog sa trabaho. Chorizo. Ayan. Good morning ulit. Ako lim-lim ah. Tignan ako ng tile cutter. Tapos itong tripod. Para ma-record natin. Lakas ng ulan kagabi ah. Yan, another set of tools. Ang gamit pang tiles. Rubber mallet. Yan, may rubber float. Tapos itong ating slotted trowel. Yan. Panghagod natin sa ano, sa adhesive para sa tin bed method. Napoli! Shhh! Ang aso na to. Nga! Oh, ano? Ha? Pinakawalan ka na naman? Ha? Feeling mo dito ka na nakatira eh, no? Ayan, maligo ka na doon. Maligo ka na doon. Hmm! Tatambayin ka pa. Maligo ka dyan. Kwento man na yung dalawang senior. Tubig. Ayan pa, tawag tayo kay ano, plumber. Pa-deliver tayo. Ayan na lang, narin pala ito ng gearing channel. Tapos ang pamo na lang. Nagpababad na ako ng mga tiles natin. Yung mga pang wall dapat binababad to eh. Para sumiksik sa pagkabi binabad yan, ang bilis tumuyo, matuyo ng ano, ng adhesive, bilis sumiksik, so hindi siya nagkakaroon ng curing time, nabibigla siya, ang tendency nun umakapak. Saka manuret ang minuno. Ayos na yung mga ano natin doon, mga catch basin. Ha? Tirahin mo na rin yung mga takip. Mapatag na natin yung ano. Oo. Yan, mga basic tools na kailangan sa pagta-tiles. Yun o. Kailang pintor. Si Alvin. Kapon wala si Alvin, naplatan daw eh. Okay, ito, nagmekos-mekos na ako ng ano,
Ating adhesive. Madali dito. Kaya tumba. Kaysa sa maghahalo ka sa kahon. Yan. Saan magtutok na yung halo ka? Uy. Elevation, may battery board na. Ang ilalayout naman mo yan, itong kanyang eskwala. Sa paglilayout niya, marami tayong dapat i-consider. Hindi lang basta-basta lalatag tayo. Tulad nito, ito medyo maliit na wall nito. Ito medyo nagkakaroon ng mga komplikadong ano, layout. Makakasira ng layout yung mga ganito eh. Ano pag na napunta sa alanganin na sukat. So, ang gagawin natin, since 60 ang lapad nito, ibubuo natin ito. Ito yung kukunin natin, ano, eskwala dito. Para pagka naglatag tayo, wala siyang siroko, buo siya. Tapos, yung ano natin dito, yung accent, kung saan dumapo yung pangalawa, doon na yun, yung pangalawang latag. So, nandito yun, nasa sentro na siya. So, wala yung magiging problema. Tapos, yung tapang na siroko natin doon. Dito, may siroko, sinukot ko na kapon to, meron siyang siroko na almost 10 cm. Yun, ayos lang yun. Huwag lang tayo magkakaroon ng siroko na maliit. Pagka mga pahaba na ganyan. Pagka maliit yung siroko mo, napakapangit tingnan. Kailangan yung hindi masakit sa mata. Yan, tapos dito yung niche natin dito, yun ang isesentro naman natin dito sa may shower area na to. 120 to. So magkakaroon muna tayo ng 30 dito bago yung niche 60. Tapos dun na tatak mo lahat. Okay, tatak na. Ito yung kanyang ano, accent. Binutas ko muna itong ano, yung kapang sa shower. Ayan. Tapos, basahin muna yung wall para makapit.
Okay, yan na. So, bali doon yung tapon yung kanyang siroho. Hindi siya obra doon eh. Kasi pagka doon natin tinapon, papangit siya dito. May siroho siya dito. Kasi kung ano yung layout, ang dapat isunod dito. Hindi pwede nang ilipahin. Okay, 1-0. Ayan na yung natapos natin. Pinawisan ako, napaka-init dito. Break time muna, just na. Ganda ng kanyang ano, combination. Break time muna. Break time pa. Kaya, kapag tayo upo. Ha? Kaya kaya pa ikan tayo. Ah, kasi. Ang problema. Bukas na ako talagang mag-upo. Update muna sa mga nangyari. Uy, ang ganda. Ayun o, may kulay na. Yung ating, ayun, kita ba? Ang ganda, parang tunay na kahoy bro ah. Ayun o, hinahas pa yan na ni bro. Parang tunay na mga panel ah. Medyo mabuting ting lang ito. Mabuting ting sa labor yung ganyan. Pero maganda naman. Ayan o. Saan ka pa? Itotone pa niya yan. Ito muna. Nawisan ako dun sa ano, napakainit. Diba yan? Threaded rod. Yung nagawa ko kasi medyo manipis yung ano eh, yung keyring channel. Pinalagyan ko pa ng metal paring sa likod tapos pinaribet ko para dun imbutas. Pagka dun sa ano kasi konti na lang yung kapit niya eh dun sa keyring channel. Ayan, pinalagyan ko na lang ng ano. Sipa. Metal pan. Kape. Update. Medyo naantala yung pagta-test ko dahil may dumating na magkotake ng mga bintana. Sinuha ko muna. Ayan, natagan ko na rin to. Tapos may layout na rin ako. Ayan yung eskwala niya. Ayan. Ayan, eskwala na yan. Bali yan, susundin natin yan. Dito.
Kaya na muna. Update muna tayo sa mga naging kaganapan. Sarap ng ulam sa dito. Manok. Ay, sir. Sige. Kaya ang ganap na yung ulam eh. Alam mo saan lang. Linis tingnan, malinis. May retouch na lang yung feeling na may kuting mancha. Hindi natin maiwasan yan. Yan, tapos yung latag pala ng mga tiles natin, kailangan iisang direksyon. Yan yung haspin na yan. Kailangan iisa yung direksyon yan. Iisa, yan. Para magandang tingnan. Huwag natin i-rumble. Natin ikot-ikot, kailangan iisa yung ano. Yung takbo ng haspin niya. Maganda, maganda. So yung lids niya niyan, yan dito. Dito siya. Ile-level natin dito. Doon natin nukukain. Pagka na-ano na natin, nakuha na natin yung layout niya. Na-idals na natin dito. Saka natin iiwan yung space na yun para sinsilin. Nabot ako ng malakas na ulam dito. Bumuli kasi ako ng harder, bumuli ako ng pink color, yung bird sienna. Ah, bird amber pala. Nakisilong muna ako dito sa carwash. Dito nga, dahil sa mga ano. Oh, baka basa ako. Lakas. Maribang na naman. Na-stress pasad na ko. Nag-break time na sila. Yan, iniwan ko muna to. Kailangan makat muna itong niche niya. Nilayout ko na. Ikakat yan. Dito. Tapos, sisinsilin muna. Whew! Tiyunti. Ayos na? Tapos na rin yun. Ano? Bakod, banda rito. Oh, yan. Wala pa yung ating materyales. Ayun na oh. Ah, ang ganda. Oh. Nice na, wood look. Parang tunay na kahoy oh. Natin. Oh, bala mo. Parang ano na rin yan. PVC panel. Okay, tama na muna yan. Lagay ko lang yung dayla yan. Papagrind ko muna yung niche. May mahal ko astigan lalo. Pero yung bago mo, makayasin. Makakain na ulit, makapain ang coat na ulit. Yun o, ang ganda-ganda. Dark, dark yung ano niya, yung kulay ng dark brown niya niya, no? Maroon, oh, dark, maroon. Wood look yung dark tan. Tapos yun, idadark pa yun. Inano pa lang. Inaspihan pa lang. Tapos ito-toning. Ayan, tapos ito, cancel na yung tiles dito. Sabi ni Sir Bob, ano na lang, dark gray na pintura. Yan, tapos pati yung doon sa may planter yun, supposed to be ano ito eh, tiles na glossy na wood look. So nakita ni Sir Bob, maganda yung kalalabasan ng ginawa natin doon. Ganun na rin dito. Yan, pati yun doon.
mas malaki yung maititipid sa materials. Ganun. Yan, napasa lang yung labor sa ano, sa pintor. Tapos ito, yung beam na to, gray, dark gray. Hanggang doon. Bukas may bababa na itong mga ano. Yan, nilalagay na nila Randy yung ano. Yung mga spandrel dito sa may ano, planter. Okay. Hindi pa napa-final coat ito eh. Final coat ko na bukas na ano, semi-gloss. Unti-unti nang gumaganda. Okay, uwian na naman. Sit-up, no? Sit-up, the carbendi. Trim lang. SYM. Yung ganyan ko hindi ko na... Ano yan? Yung bonus? Okay. Sim bonus. Bro, di pa na ka ba? Ang ganda na. Bagay na bagay yung ano niya, pagkakadark. Dahil medyo malayo, hindi lang gaanong halata dito yung ano, yung husk eh. Pero din sa taas, kitang kita eh. Matas kasi, malayo. Pero ganda. Yan. Nalibang ako sa pagtatiles. Materialis nga pala natin, halos ngayon lang dumarating. Hapon ko in order, hapon din dumating. Ayan, para sa baba na itong mga gypsum board nito. Tapos ito, yung 5cm board dito. So ito kasi consider natin na outdoor to. Kaya hindi po pwede yung gypsum board dito kasi maanggi, nagmo-moist din yan. Kaya fashion board ang gagamitin natin dito. Lumilinis na. Baka dito nag-leak test kanina si planner eh. Tapos yan yung mga catch basin, pinalagyan ko na rin ng takip. Uwi, Anna. Bro, bali mo.